Isang mapagpalang araw sa bata sa inyo, mga mag-aaral mula sa ikapitong baitang. Ako ay natutuwa na muli kayong makasama sa ating ikatlong bahagi at huling bahagi ng ating pag-aaral at pagtalakay sa Aralin 10, Hierarkiya ng Pagpapahalaga. Noong nakaraang linggo, tayo ay nagkaroon ng pagtalakay sa ating topiko, sa ating aralin na iyan. Tingnan nga natin, balik-aralan nga natin kung ano yung mga kailangan natin gawin. Bago tayo magpatuloy, ano nga ba yung layunin natin sa araw na ito? Ano ba yung inaasahang may pamamalas o may papakita ninyo bilang mag-aaral? Layunin natin ang naisasagawa ang paglalapat ng mga tiyak na hakbang upang mapataas ang antas ng inyong mga pagpapahalaga. Yan ay sisikapin natin na maisagawa mga anak sa pamagitan ng inyong pakikisa, pakikilahok at patuloy na pakikinig sa ating pagtalakay. Gaya ng nabanggit ko kanina, magbalik-aral tayo. Ano ba yung pinag-usapan natin? Ano ba yung ibinahagi ko sa inyong aralin? At ano yung pinakinggan ninyo at tinalakay ninyo sa inyong mga follow-up classes? Di ba pinag-aralan natin ang limang katangian ng mas mataas na pagpapahalaga? Gayon din, tinalakay natin ang hierarkiya ng pagpapahalaga. Tingnan ko nga kung natatandaan ninyo kung ano yung mga hierarkiya ng pagpapahalaga. Ano yung apat na yon? Tingnan natin kung tama ang inyong mga naisip. Pandamdam na pagpapahalaga? Ano pa? Pambuhay na pagpapahalaga. Ang ikatlo, espiritual na pagpapahalaga. At ang ikaapat, banal na pagpapahalaga. Mga anak, yung apat na yan ay ating tinalakay at nawa ay inyong tandaan upang sa ating mga buhay, sa inyong mga buhay, makita ninyo nasang antas na kayo ng inyong mga pinapahalagahan o mga pagpapahalagang taglay ninyo. Ngayong araw na ito, meron tayong dalawang gawain. Ang una nating gawain ay ang pakikinig na isang pabula o fable. Yung pabula ay isang kwento na ang pangunahing mga tauhan ay ang mga hayop. Sila yung karakter doon sa story. Kaya sa araw nito, samahan niyo ako, makinig kayo sa isang kwento tungkol sa isang pabula na may pamagat na ang langgam at ang tipaklong. Marahil sa inyo marami nang nakapakinig niyan o alam na ang kwentong iyan. Gayunpaman, alalahanin natin to at alam ko na meron itong ituturo sa bawat isa sa inyo. Maganda ang panahon. Mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lamang ay gising na si Langgam. Nagluto siya, kumain siya, at katulad ng dati, siya ay umalis ng bahay upang maglakad-lakad at humanap ng maiuuwing pagkain. Sa kanyang paghahanap, isang butil ng bigas ang kanyang nakita. Kanya itong pinasan at iuuwi niya sa kanyang tahanan. Sa daan, nakita siya ni Tipaklong. Magandang umaga, kaibigang Langgam, bati ni Tipaklong. Kay bigat ng iyong dala? Bakit ba wala ka nang ginawa kundi maghanap at mag-ipon ng pagkain? Tanong yun ni Tipaklong kay Langgam. Oo nga, nag-iipon kasi ako ng pagkain habang maganda ang panahon, sagot ni Langgam. Tumulad ka sa akin, kaibigan Langgam, wika ni Tipaklong. Habang maganda ang panahon, tayo ay magsaya. Halika, tayo ay lumukso, tayo ay kumanta, tayo ay maglibang, wika ni Tipaklong. Ikaw na lang, kaibigan Tipaklong, sagot ni Langgam. Gaya na sinabi ko kanina, habang maganda ang panahon, ako ay maghahanap ng pagkain.
ito'y aking iipunin para ako ay may makain kapag sumama ang panahon. Ganun nga ang nangyari. Si Langgam ay nagpatuloy sa paghahanap ng anumang makakain niya at maiipon sa kanyang bahay. Sa bawat araw ng pagdaan niya, nakikita niya si Tipaklong, binabati siya, at walang ginawa si Tipaklong kundi ang mamahinga, maglibang, kumanta, lumukso. Hindi niya ginawa ang pag-iipon katulad ng ginagawa ni Langgam. Lumipas pang ilang araw, dumating ang tag-ulan. Ulan sa umaga, ulan sa gabi. Maging sa hapon, umuulan. At kadalasan na nakikita ni yung malakas na hangin, may kasabay na pag-ulan. Nakita yun ni Tipaklong. May panahon na dumating na ngang kumikidlat, kumukulog, at sumasabay ang malakas na buhos ng hangin. Sa panahon yun, si Langgam ay nasa kanyang tahanan, panatag, may kinakain. Samantalang, ginaw na ginaw at gutom na gutom ang kawawang Tipaklong. Mga anak, yung istoryang yan ay maliit, subalit mapagyayaman pa natin yan. Paano? Sa pamamagitan ng pagsagot natin sa mga sumusunod na tanong sa inyong paderno. Anong pagpapahalaga ang taglay ni Langgam? Sagutin natin yan. Ano yung values ang meron si Langgam? At anong pagpapahalaga ang taglay ni Tipaklong? Pangalawang tanong, kanginong pagpapahalaga ang nasa mataas na antas? Patunayan natin. Kanginong pagpapahalaga ang nasa mataas na antas o level? Patunayan natin. Yan mga anak ay isusulat ninyo sa inyong kwaderno. Gawain dalawa. Ang sabi diyan, gumawa ka ng sarili mong bahagda ng pagpapahalaga batay sa hierarkiya ng pagpapahalaga na sinulat ni Max Keller. Ano yung mga iyon? Yung pandamdam, yung pambuhay na pagpapahalaga, yung spiritual na pagpapahalaga at banal na pagpapahalaga. Ang gagawin ninyo mula doon sa mga isinulat nyo noon na mga pinapahalagahan nyo, tukuyin mo kung saang antas na bibilang ang mga ito. Natandaan nyo mga anak ng mga nakakaraang aralin. Pinasulat kayo kung ano yung mga bagay na sa tingin nyo ay pinahahalagahan ninyo. Marami yun, di ba? Ngayon, ang gagawin ninyo, tukuyin ninyo kung saang antas sila nabibilang. Ang gagawin nyo, isulat ang mga ito sa hagdan ng pagpapahalaga gamit ang sumusunod na format. Tingnan nyo mga anak. Sa gawin dulo, nandun yung pandamdam, pambuhay, espiritual at banal na pagpapahalaga. Diyan nyo isusulat yung mga pinahalagahan ninyo o binavalue ninyo sa inyong mga buhay. Maaaring tanong nyo, ma'am, paanong gagawin namin? Dika, bigyan ko kayo ng dalawang halimbawa. Ano kaya yung pinapahalagahan ninyo? Ano yung mahalaga sa inyo sa mga panahong to? Marahil ang sumagot sa inyo ay gadget. Cellphone, iPad, basta gadget. Yun yung mahalaga sa inyo, di ba? Tingnan natin saan pwede siyang ilagay na hierarkiya ng pagpapahalaga. Ang gadget ay nabibilang sa hierarkiya ng pandamdam o sensory values. Iyan ay ang pandamdam na pagpapahalaga o sensory values ay pagpapahalaga na kinapaloloban ng mga pangunahing pangangailangan ng tao. Mga pangunahing nating pangangailangan, pagkain, tubig, tirahan, pananamit. At kasama na rin dyan ang mga luho o mga gusto natin o mga paborito nating gamit.
So, ang gadget ay kabilang sa pandamdam na pagpapahalaga. Na siyang nasa mababang level, nasa mababang antas. Yan ang isang example natin, mga anak. Tingnan natin. Ikalawang halimbawa. Marahil na iisip mo yung pag-alaga mo ng iyong kapatid. Nakababatang kapatid. Iyan ay pasok sa espiritual na pagpapahalaga. Bakit? Kasi yung espiritual na pagpapahalaga, mga anak, ay tungkol sa kabutihan, hindi lamang sa iyong sarili, kundi maging sa iyong kapwa. Kaya isipin natin, ano ba yung mga pinahalagahan natin na isinulat natin dati? At ilagay natin yan doon sa mga na kinabibilangan nito mga pagpapahalaga. Maari sa pandamdam, sa pambuhay, sa espiritual at sa banal na pagpapahalaga. Sana ay maging gabay niyo, anak. Mga anak, iyang halimbawa na aking ibinigay sa inyo. Ngayon, pagkatapos inyong gawin, sagutin natin ang mga gabay na tanong. Aling antas sa iyong hagdan ng pagpapahalaga ang marami kang natukoy o naisulat? Alin doon sa apat na yon ang marami kang nailista? At alin doon ang kakaunti ang iyong naisulat? Pangalawang tanong, ano ang sinasabi nito tungkol sa iyong pagpapahalaga? Ano ang binabanggit nito? Mababa ba yung pagpapahalagang ginagawa mo o nasa mataas na antas ng pagpapahalaga? Ano ang sinasabi nito tungkol sa iyong mga values? Sa pagpapatuloy, mga anak, at dito ako magtatapos, tayahin nga natin ang mga kaalaman na inyong nakuha sa ating aralin. Gaya ng nakasulat sa panuto, piliin natin ang letra ng pinakaangkop na sagot at isulat ito sa inyong sagotang papel o sa inyong notebook na rin. Una, si Renato ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa maagang pag-aasawa. Dahil sa ganitong kalagayan, labis ang suporta na kanyang tinatanggap mula sa kanyang mga magulang na naninirahan sa ibang bansa. Dahil dito, naniniwala siya na hindi na niya kailangan magtrabaho. Wala siyang ginagawa kundi ang lumabas, kasama ang kanyang mga kaibigan, uminom at magsugal. Nasa anong antas ng pagpapahalaga ni Renato? Nasa anong antas ang pagpapahalaga ni Renato? A, pambuhay na pagpapahalaga. B, pandamdam na pagpapahalaga. C, espiritual na pagpapahalaga. D, banal na pagpapahalaga. Sige nga, si Renato daw eh. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Sinusuportahan siya ng magulang niya. Kaya umiinom na lang siya, nagsusugal. Anong antas ngayon yung kanyang pagpapahalaga na taglay sa buhay niya? Kung ang sagot ninyo ay B, pandamdam na halaga, tama kayo. Ano yun? Luho yun. Gusto lang niya yun. Rangya lang yun. Pandamdam na pagpapahalaga. Ikalawang numero. Sa kabila ng tagumpay na tinatamasa ni Henry, pinili niyang ilaan ang kanyang panahon para sa pagtulong sa mga batang lansangan. Sa kabila ng tagumpay na tinatamasa ni Henry, pinili niyang ilaan ang kanyang panahon para sa pagtulong sa mga batang lansangan. Ipinagkatiwala niya ang kanyang negosyo sa mga taong kanyang pinagkakatiwalaan at ibinabahagi niya ang kanyang yaman sa mga batang kanyang tinutulungan. Nakahanda siyang laging tumugon sa kagustuhan ng Diyos na maglingkod sa kapwa na walang hinihintay na anumang kapalit. Nakuha niyo yung istorya din sa number 2, yung senaryo. Nasa anong antas ang pagpapahalaga ni Henry? A, pambuhay na pagpapahalaga. B, pandamdam na pagpapahalaga. C, espiritual na pagpapahalaga. O D, banal na pagpapahalaga.
Yung pagtulong sa kapwa, yung hindi lang sarili ang iniisip, kundi yung kanyang kapwa rin. Anong antas ng pagpapahalaga yun? Yung taglay ni Henry. Nakuha niyo na? Tingnan natin ang sagot. Kung ang sagot niyo ay espiritual na pagpapahalaga o letter C, tama ang inyong sagot. Dako tayo ngayon sa ikatlong bilang. Ito ay pagpapahalagang may kinalaman sa mabuting kalagayan ng ating buhay, yung ating well-being. Pinapahalagahan ito upang masiguro niya ang kanyang kaayusan at mabuting kalagayan. Ito yung tungkol sa ating sarili, mga anak, yung matiyak na tayo ay maayos, nasa mabuting kalagayan. Anong uri o anong hierarchia na bibilang ang definisyon na iyan? A, pambuhay na pagpapahalaga. B, pandamdam na pagpapahalaga. C, espiritual na pagpapahalaga. At D, banal na pagpapahalaga. Kung ang sagot nyo ay letter A, tama ang inyong sagot. Pambuhay na pagpapahalaga o vital values. Patuloy tayo mga anak sa bilang apat. Ang mga sumusunod ay katangian ng mataas na antas ng pagpapahalaga maliban sa. Anak, makinggan niyo mabuti ha. Ang mga sumusunod ay katangian ng mataas na antas ng pagpapahalaga maliban sa except for. A. Mataas ang antas ng pagpapahalaga kung tumatagal at hindi nababago ng panahon. Mataas ang antas ng pagpapahalaga kung tumatagal at hindi nababago ng panahon. Letter B. Mataas ang antas ng pagpapahalaga kung ito ay batayan ng iba pang pagpapahalaga. Letter B. Mataas ang antas ng pagpapahalaga kung ito ay batayan pa ng iba pang pagpapahalaga. Letter C. Mataas ang antas ng pagpapahalaga kung ito ay nakabatay sa nakararamdam nito. Mataas ang antas ng pagpapahalaga kung ito ay nakabatay sa nakararamdam nito. At letter D. Kahit dumadami pa ang nagtataglay ng pagpapahalaga, mahirap pa rin mabawasan ang kalidad nito. Letter D. Kahit dumadami pa ang nagtataglay ng pagpapahalagang ito, mahirap pa rin mabawasan ang kalidad nito o quality nito. Alin kaya sa apat na yan? Sa A, B, C, or D? Ang tamang sagot o angkop na sagot. Kung ang sagot ninyo ay letter C, mataas ang antas ng pagpapahalaga kung ito ay nakabatay sa nakakaramdam nito. Yan, anak, ang hindi kabilang. Yan yung hindi kabilang sa katangian ng mataas na antas ng pagpapahalaga. In example natin dyan, si Rosel ang bubuyog, isang bulag, pero nagtagumpay sa kanyang buhay. Last one. Walang ibang hinangad si Charmaine kundi ang makamit ang kakontentuhan sa buhay. Sa panahon na labis ang kanyang pagkapagod sa trabaho, naglalaan siya ng panahon upang magbakasyon at upang magpahinga. Lagi niyang binabantayan ang kanyang pagkain na kinakain upang masiguro na napapanatili niyang malusog ang kanyang pangangatawan. Si Charmaine, nagtatrabaho pero nilalaan na niya ito ng panahon upang siya ay makapagbakasyon, makapagpahinga at tinitingnan niya kung anong uri ng pagkain yung kinakain niya. Ang tanong, nasa anong antas ng pagpapahalaga ni Charmaine? Nasa anong antas ang pagpapahalaga ni Charmaine? A. Pambuhay na pagpapahalaga, pandamdam na pagpapahalaga, espiritual na pagpapahalaga, o letter D, banal na pagpapahalaga. Sipin nga natin mga anak at isulat ninyo ang inyong sagot. Kung ang sagot ninyo ay pambuhay na pagpapahalaga, meron kayong score. Tama ang inyong sagot. Ang pagtanaw sa ating mga sarili,
ang pag-iingat at paglalagay sa ating mga sarili sa mabuting kalagayan ay kapahayagan ng pambuhay na pagpapahalaga. Mga anak, marami kayong natutunan na tungkol sa mga pagpapahalaga, sa values, sa virtues. Ang kailangan lamang natin mga anak ay ang pagsasagawa ng mga mabubuting mga pagpapahalaga. Ang sabi nga nung nakaraan nating lesson, ang lagi nating paggawa ng mabuti ay nakapagpapataas ng ating pagkatao. Marami naman tayong matutunang mga values, marami man tayong marinig na ituturo sa atin ng ating mga magulang, ng ating mga guro, na mga nakatatanda sa atin na iba't ibang mga pagpapahalaga. Kung ito ay hindi natin isinasagawa sa ating mga buhay, wala din itong magagawa sa ating mga sarili. Ngunit, kung ang bawat pagpapahalaga at bawat values na ating napapakinggan ay sinisikap natin na maisapamuhay, unang-una kayong mabibiyayaan ng pagiging mabuting individual. Maaaring ang mga tao sa paligid ay gumagawa ng hindi tama. Subalit, kailangan ninyong manindigan, mga anak. Kailangan ninyong tumayo. Kailangan ninyong gawin ang sa tingin nyo ay tama. Dahil iyon ang makabubuo at makapagtatayo sa inyo ng pagiging isang mabuting tao. Muli, maraming salamat sa inyo, Grade 7. Salamat sa inyong pagsama sa ating tatlong beses na pag-aaral para sa Aralin 10. Nawa, patuloy niyong maisang pamuhay ang bawat mabubuting asal, mabubuting turo na iminihagi sa inyo na inyong mga guro. Isang magandang buhay, mabuting tao. Ang pagpapala at pag-iingat ng Diyos ang sumaatin nawa lahat. Paalam sa inyo, Grade 7, at maraming salamat muli.